Japan nataranta at nagpanik umano. So ano kaya ang dahilan, mga sangkay? So mga sangkay, naging usap-usapan po ito ngayon sa international news. Itong patungkol po sa nangyari sa Japan, na biglaan po silang nataranta. Okay? So ito po yung balita, mga sangkay. Ayan po, Japan under alert as North Korea launches ballistic missile. So ito pala ang dahilan, mga sangkay. Nagpalipad na naman ang North Korea. Nag-launch na naman ng ballistic missile. So hindi lamang po ito ang unang beses na ginawa ng North Korea, mga sangkay. Pero dito mukhang kabado po sila. Mas matindi po yung takot nila, mga sangkay. At naging headline nga rin po kaagad ito, ilan sa mga local media natin ang nag-report. Pero karamihan hindi, mga sangkay. Alam nyo naman, hindi po updated yung iba pagdating sa ganitong pangyayari international. Bago po natin panoorin ang balitang ito, mga sangkay, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapagsubscribe. Okay, yung video na to, ito mismong Sangkay Dyan-Dyan TV, i-check nyo po sa ibaba habang nanonood kayo ng video na to. Pindutin nyo po dyan yung subscribe button, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, i-check nyo po sa ibaba, tapos may subscribe dyan, pindutin nyo po yon, tapos pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Kasi nga po, nako, ang goal po natin dito is 10 million subscribers. Ganun tayo ka-advance at katindi mag-isip. So, ito na, balik na po tayo kung na-subscribe nyo na, mga sangkay. Japan under alert as North Korea launches ballistic missile. So, tingnan nga po natin kung bakit sila nataranta at nagpanik. Panic injected into Hokkaido, Japan. Ayan, no? Ito ha, balita mismo ito, mga sangkay, mula po sa ABC News, Australia. Alarms warning of a North Korean ballistic missile causing residents of the island's western region to scramble for shelter. So nagkaroon po, mga sangkay, ng isang matinding alarm doon po sa Japan na nag-cause po ng matinding panic. Japan later confirmed the missile did not land within its territory, but it was still a threat to national security. Mm-hmm. Kahit naman sino siguro, mga sangkay, bigla po nating nalaman na, halimbawa dito sa Pilipinas, bigla nating nalaman na itong China ay nagpalipad ng isang missile malapit sa atin, magpapanik po talaga. Dito pa naman sa atin, grabe yung kwento kaagad kapag ka mayroong ganong klaseng pangyayari. So doon sa Japan, ganun din po ang nangyayari sa kanila. Makikita po natin dito sa video na to na nagpanik po sila, yan o. Panic injected into Hokkaido, Japan. Ayan, may tunog po siya ng ano, ng alarm or warning. Alarms warning of a North Korean ballistic missile causing residents of the island's western region to scramble for shelter. Japan later confirmed the missile did not land within its territory, but it was still a threat to national security. So kalaunan, mga sangkay, nalaman nila na hindi naman pumasok sa teritoryo nila ang missile, pero kinabahan po sila. This launch is an outrageous act that escalates the provocation against the entire international community. And a series of actions by North Korea, including repeated launches of ballistic missiles, threatens the peace and security of our country and the international community. The alert caused all trains, buses, and subways to be temporarily suspended. Sinuspindi po yung mga transportation na ano, mga pangasasakyan, transportasyon. Local communities sounded sirens through speakers, urging residents to evacuate. While test launches by North Korea were frequent, nations in the firing line like South Korea and Japan typically don't issue evacuation orders unless they believe the missile is a serious danger. North Korea's ballistic missile was launched at a high angle and landed in the East Sea after a flight of about 1,000 kilometers. And the South Korea and US intelligence agencies are working to analyze details. Mm-hmm. So, doon lamang po sa tubig, dagat, tumama, mga sangkay. The launch comes 2 days after Kim Jong-un called for the strengthening of North Korea's war deterrence amid ramped up military drills in the region.
Allies South Korea, Japan and the US have strengthened relations over the last month and voiced concerns over Pyongyang's nuclear and cyber capabilities. Pyongyang's reckless behavior, accompanied by threatening rhetoric, demonstrates again that the DPRK represents one of the most serious security challenges in the region and beyond. This common threat has led to more military exercises, including South Korea's Air Force staging an aerial refueling drill with its KC-330 aerial tanker, preparing for the worst as tensions continue to rise. Tom Kennedy, ABC News. So, sa madaling sabi, mga sangkay, tumitindi po ang girian itong Japan at North Korea. And if you observe, no, simula pa po nakaraang mga buwan, last year pa nga po, mga sangkay, madalas na po ito ginagawa ng North Korea sa Japan. At kasama po doon yung South Korea. At itong si Kim Jong-un ng North Korea, wala pong pinaglalaban yan, mga sangkay, na katulad ng Russia na kaya po nila pinatulan yung Ukraine dahil nga po pinapakialaman na ang kanilang kapatid ng Western countries. No? Pero itong North Korean leader na si Kim Jong-un, wala po. Walang pinaglalaban yan, mga sangkay, basta manggulo lang. So ito pa, isang balita mula dito. Yan, kung saan maririnig po yung tunog bilang alarm or warning po sa buong Japan. Kasi meron po silang ganyan eh. Dito sa atin tumutunog yung ganyan kapag kaalas 10. Sirens gave a jolt to residents in Japan's northern island of Hokkaido Thursday morning. People were told to seek immediate shelter after North Korea fired what appeared to be a new model of ballistic missile. So, nung narinig po nila yung tunog na ito, nagano kaagad sila, naganap kaagad sila ng matataguan. The rare missile alert caused a lockup in train schedules. Commuters looked confused at service delays at Sapporo's train station, a break from its usual extreme punctuality. Pati tuloy yung mga sasakyan na o mga pampasahirong sasakyan ina-delay dahil po dito. The evacuation warning was later lifted after the missile was confirmed to have fallen outside Japanese territory. Mm-hmm. So, ayun, ayun nangyari. Natapos po yung kanilang pag-aalala, magpapanik, matapos po malaman na ang missile hindi naman pala tumama doon sa kanilang teritoryo. Despite the troubles it caused, Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno defended issuing the alert. Since the point of the J-alert is to promptly inform the public of the danger of falling objects from missiles, it was issued from the perspective of prioritizing the safety of our citizens. I believe the decision to issue the alert was appropriate. Pyongyang's missile flew around 620 miles, according to South Korea, which called it a grave provocation. The launch came days after North Korean leader Kim Jong-un called for strengthening the country's war deterrence in a more practical and offensive way. So, halos wala naman pong pinagkaiba yung balita, mga sangkay. So, ayan po si Kim Jong-un. Sama po yung mga head ng militar na mayroon po ang North Korea. At itong taong to, mga sangkay, naiiba po ito sa lahat ng mga leader. Kahit yung mga nasa paligid na wala naman pong ginagawa sa kanilang masama, binabakbakan po nila. Kasi, alimbawa, yung China, may pinaglalaban po nila, yung West Philippine Sea, di ba? Eh, ito, wala po itong pinaglalaban eh. Basta magpapalipad ng missile malapit sa Japan, magpapalipad ng missile malapit sa South Korea. Ganun po ang ginagawa. Ito, halimbawa, Russia, China, may mga pinaglalaban. Pilipinas, may mga pinaglalaban po tayong pare-parehas eh. Ito, mga sangkay, wala po talagang pinaglalaban. Ano lang to, kumbaga, mema. Mema gawa lamang. May mapasikat lamang, mga sangkay. So, ayun, mga sangkay, ano po ang inyong komento sa nangyari sa Japan? I-comment nyo lamang po sa ibaba. Dahil, naku po, lumalala po ang sitwasyon at hindi po natin alam kung kailang puputok itong ikatlong digmaang pandaigdigan. And let us pray na hindi po talaga mangyari. At ngayon, mga sangkay, inimbitahan ko po kayo to please subscribe my YouTube channel. Ito po ay
Sangkay Revelation. Dito po ako nag-upload ng mga mas makabuluhan pang mga video na kapupulutan po ng kaalaman tungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo na naihula na po sa Biblia. Yan po yung mga pinag-uusapan po natin. Magagandang topic ito, mga sangkay. At ang gawin nyo lamang, hanapin nyo lamang po sa inyong mga YouTube account. Type lamang Sangkay Revelation, at kapag nakita na po ito, ang gawin nyo, i-subscribe, i-click ang bell, at i-click po yung all. Ulitin ko, subscribe, click ang bell, and i-click ang all. Ganun lamang po kasimple. So, ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Again, Sangkay Revelation, huwag nyo pong kalilimutan.